So, what's up guys? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ngayon guys, no, meron tayong i-share dito. So, ito yung ni-repair natin ngayon guys, na amplifier. So, review natin tapos share din natin kung ano yung ginawa natin dito sa amplifier to. Yan, so ito yung Kevlar GX525U na integrated amplifier. So, medyo may kalumaan na rin guys kasi makikita natin yung kanyang harap is kinalawang na siya. Tanggal na yung pintura niya. Yan. So, dito guys, ito yung kanyang front. Makikita natin yung kanyang design. Meron din siyang SD at saka USB input. Yan. So, wala naman siyang naka-bluetooth dito na nakalagay. Pero kapag Kevlar mga guys, no, subok na yan sa mga kasounds natin dyan na clear talaga siya pagdating sa tugtugan. Yan. So, ito yung kanyang power switch. Dito na parts is ito yung control ng microphone. Maganda dito guys, meron siyang bass, treble, delay, repeat, and echo para sa kanyang microphone function or tone control niya. So, meron siyang mic 1 and mic 2 inputs. So, dito guys, ito naman yung individual volume ng microphone, ng mic 1 at saka mic 2. So, meron din siyang loudness. So, ito na part dito is ito na yung control sa mga music controls, gaya ng bass, treble at saka balance. Tapos, ito naman yung kanyang music volume, input, selector, CD, DVD, aux, or USB. So, meron din siyang FM. Ayan. So, dito na parts is ito yung selector switch ng output A, B, or AB. So, ito yung speaker selector dito. Ayan. So, ito naman yung likuran niya guys, no? Papakita natin. So, ito yung likuran niya. So, Kevlar. So, meron po siyang 500 watts per channel. So, maganda ni Kevlar mga guys, no? Kasi hindi mataas yung wattage na nilalagay nila compare sa ibang brand. Na medyo malaki yung watts na nilalagay pero mababa lang pala yung wattage na i-consume. Pero dito na 500 watts siya. Yan. So, FM antenna. Ito yung input niya mga guys, no? Aux, DVD, tsaka CD. So, meron din siyang sub-out kung sakaling mag-connect tayo ng isa pang amplifier na pang sub-out frequency. So, nandito rin yung kanyang speaker. So, speaker A and speaker B. So, dito na side is ito yung right channel. Tapos, dito na side is left channel. So, common na is meron tong 4 ohms minimum to 8 ohms. Yan. So, meron din siyang blower. Fuse sa 220. So, 15 ampere. So, ito yung AC cord niya. So, dito na sa laman niya guys, no? Papakita natin. Yan. So, muna tayo dito sa kanyang transformer. So, silipin natin yung kanyang transformer. So, yung kanyang transformer mga guys, no, is talagang pure copper siya. Halata sa kanyang color na hindi tainted. Yan. So, pure copper talaga. Yan. So, dito sa kanyang output is mayroong 35 volt. 0.35 volt. So, ito yung nagsusupply sa amplifier. So, mayroong 15 volt. 0.15 volt. So, ito yung nagsusupply sa tone control. Tsaka dito sa kanyang blower. So, dito sa kanyang amplifier circuits, bali naka-isa lang, one section lang guys. So, nandito yung power supply section and amplifier section. So, meron siyang dalawang fuse. So, in case na mag-trouble yung ating amplifier, is automatic putok yung fuse. So, meron din siyang bridge type na diode. So, dalawa. Tapos, capacitor. So, 2 pieces capacitor na mayroong 10,000 microfarad with 63 volt.
Yan. So, dito 35 volt. Pag na-filter na po ito, naabot to ng 45 volts DC. Yan. So, meron din siyang dalawang relay. So, ito yung relay ng speaker A at saka speaker B. So, individual po sila. Yan. So, pansin natin dito, guys, yung power transistors dito is malaki na. Pero yung original talaga nito, guys, no, is maliliit po yan ito. Kasi pinalitan natin ng malaking power transistors. Yan. Dahil yung watts na speaker na iloload niya dito is 500 watts. Dalawang sub at saka 400 watts na mid-high. Yan. So, dalawang speaker per channel yung iloload niya dito. Kaya madaling masira, guys. Kasi madaling iinit to. Itong transistors na to. Tapos, one transistor per channel lang yung nilagay nila dito sa Kibler GX525. So, mas mainam talaga sana na po, 2 pairs per channel. Bali, 4 dito sa left, 4 dito sa right. Pero yung nilagay na lang dito is 2 transistors lang per channel. Yan. So, kaya madali siyang iinit. So, ginawa natin is pinilitan natin ng malaking transistors na pang malaki ang watts na laga or voltahe. Yan. So, yun guys. Pinalitan natin yan ng malaki para hindi siya agad iinit. Tsaka, pwede natin ihataw to dahil nilagyan natin ng backup dito na blower. Yan. Kasi itong blower dito guys is palabas lang yung hangin dito. Tsaka, iikot din to guys kapag malakas na yung tunog ng yung amplifier. Kung may na lang yung tunog is hindi to iikot. So, yung hihigopin lang niya is dito lang na part. So, yung ibang parts dito is hindi niya makukuha yung init. Kaya, madaling masira si amplifier. So, ginawa natin, dinagdagan natin ng isang blower dito. Ayan. So, stick blow lang yung kinabit natin dito para pang dikit. Ayan. Kasi, hindi tayo makatornilyo dito or bolt kasi nandito yung kaning butas sa siding. Ayan. So, yung connection natin dito, nilagyan natin to ng diode at saka kapasitor para malakas yung ikot ni blower. Tapos, dito rin ako kumuha sa 15. So, makikita natin dito itong 15 volt. 0.15 volt. Is ito yung blue. Dalawang blue at saka isang black. So, dito ako kumabit sa black at saka sa blue. So, 15 volt po ito guys. Itong kinuha natin. Yan. So, pag na-filter na dito sa diode, capacitors na to, capacitor is buto ng 20 volt or lagay na lang natin sa 20 volt pataas, nasa 24 volt. Yan. So, nilagay natin dito is 35 volt po ito na capacitor. Yan. So, malakas siya ikot. So, yung hangin dito is pag ganun. So, yung hangin, kung minit itong pisa dito or yung heatsink niya, pag ganun yung init dito, palabas. Tapos, hihigupin na dito sa palabas na hangin. So, ganyan lang yung hangin. May hangin na papasok, meron ding hangin na palabas. Ayan. So, ganyan lang naman yung ginawa natin dito. Nagpalit lang tayo ng transistors. Ayan. Kasi pumutok tong dalawang fuse. So, nagsishorted yung isang transistors dito. So, ginawa ko is pinalitan ko na lang ng malalaking transistor para hindi agad siya iinit. Ayan. So, ngayon is isa sound check natin guys. Itong si Kibler. Dahil gagamitin daw to bukas sa meron silang occasion. So, try natin to ngayon. So, tamang-tama, meron pa tayong pisa na natira. So, ito na lang yung last pisa natin. Ayan. So,
So, check natin saglit. So, ito lang yung USB natin. Same na tugtog pa rin. So, check muna natin. Yung switch niya dito is minsan palaging nakabaon. Yan. Power on. Yan. So, malakas yung ikot niya dito. Yan. So, makikita natin hindi pa umikot dahil iikot lang yan kapag malakas na yung output ng ating amplifier. Yan. Volume natin. So, isa lang yung tunog ito, guys, no? Yung nakalagay sa ating flash drive, isa lang yung music. So, kaya palaging ganito yung music na naka-testing natin. Pero, testing lang naman natin ito, guys, no? Dito tayo nakakabit sa isa. So, testing natin. So, dito tayo naka-right. Dito tayo sa left. Ayan. So, ayan, makikita natin, umikot yung blower kapag malakas na yung tunog. Ayan. So, balik natin. So, dito guys, maganda talaga itong nung ni Kibler. So, yung design ng yung tone control dito, guys, no? Maraming IC, makikita natin. Itong 4-5-5-8D. Yan. So, first stage, meron siyang IC. Yan. Pagdating din dito, meron naman siyang IC. So, maganda talaga yung kanyang design ng tone control. Lalong-lalo na sa microphone. Maganda talaga siya. Yan. So, Kibler, subok na to sa mga kadalasan nilalagay pa nga ito sa video key kasi yung mic niya is maganda kasi makatono tayo dito sa bass and treble niya. Meron pa din delay at saka repeat, ito rin yung nagpapapanganda sa microphone. Ayan, at saka meron pang echo. Ayan. So parang mixer po itong microphone, tone control niya dito, merong delay at saka repeat. Ayan. Tapos dito yung bass niya, malakas yung bass niya, tapos yung vocal niya, okay rin. Yan. So, check natin ulit. So, okay na to. So, pwede na to isabak bukas sa occasion na to bukas. Merong birthday. Yan. So, yung ari nito is kapitbahay lang namin. Tapos, kaibigan ko rin. Kaya, pinatibay ko yung amplifier niya para hindi siya palaging nagpapaayos. Yan. Kasi kapag nalalasing na, pinipihit na yung volume niya. Tapos wala pa yung blower, kaya sira yung amplifier niya. So ngayon, expect ko na lang dito bukas na hindi ito madaling masira. Yan. So yan lang guys, maraming salamat sa mga nanood sa mga videos natin. So God bless. Ingat tayong lahat.